Ang pagiging sundalo na yata ang pinakamahirap na trabaho o profesyon. Dahil lahat na ata ng pwedeng isakripisyo ay nandito na. Una ay malalayo ka sa pamilya na walang kasiguraduhan kung makakabalik ka pa ba ng buo o ng buhay. Samahan mo pa ng lugar kung saan ka may tatalaga na madalas pa ay nasa balwarte ng kalaban. Pero ang pinaka-importante at pinakamahirap gawin sa lahat ay ang magligtas ng buhay, mapakalaban mo niyan o buhay ng kapwa sundalo na kasama sa sinumpaang tungkulin na kahit sarili mong buhay ay itataya mo mailigtas lang sila. Pero paano kung nasa gitna ka ng gyera? Magagawa mo ba ito ng hindi humahawak ng baril o pumapatay man lang? At ang tanging sandata mo lamang ay Biblia at buong pusong pananalig sa Diyos. Lahat ng yan ay hindi naging imposible. Kay Corporal Desmond Doss. Halina't samahan niyo akong balikan ang kwento ng kanyang sakripisyo at kabayanihan. Desmond Thomas Doss. Ipinanganak noong February 7, 1919 sa Lynchburg, Virginia, mula sa isang simpleng pamilya. Ang tatay niya ay si William Thomas Doss, isang karpintero, at ang kanyang ina naman ay si Bertha Edward Doss, na isa namang shoe factory worker. Sino mag-aakala na papasukin niya ang buhay sundalo? Sapagkat bata pa lamang ito, ay relihiyos na ito. Sa katunayan, lagi siyang isinasama ng kanyang ina sa simbahan ng Seventh-day Adventist, lalo na tuwing araw ng Biyernes hanggang Sabado. Lumaki siya sa Fairview Heights kasama ang kanyang mga kapatid na si Audrey at Harold. Nagpatuloy ang pagsamba niya hanggang 8th grade habang nagtatrabaho sa isang lumber company sa Lynchburg para suporta ng kanyang pamilya na noon nasa panahon ng Great Depression. Siya nga pala guys, ang Great Depression ay malawakang krisis sa buong mundo. O halos lahat ng ekonomiya ng mundo ay bagsak. Nangyari ito noong 1930s. Sa pagsisimula ng World War II, matapos atakihin ang Pearl Harbor, kasalukuyang trabahador si Desmond ng Newport News Naval Shipyard, dahilan para masama siya sa enlistment. Sa halip na tumanggi ay mas pinili pa nitong itaya ang buhay para ipaglaban ang kalayaan. At nagsimula mag-training sa Fort Jackson, South Carolina noong April 1, 1942. Habang nasa Army, inakala ni Desmond na bilang isang conscientious objector o taong may matinding pagtutol sa dahas na hindi niya kakailanganin na humawak o gumamit pa ng armas dahil gusto niya na maging isang Army Combat Medic. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana, napunta siya sa Infantry Division at dahil sa pagtanggi niya na humawak ng baril, nagdulot ito ng kaguluhan lalo na sa mga kasamahan niya. Dahil ang tingin sa kanya ng mga ito ay walang kwenta at hindi dapat naroon. Sa katunayan, isang kasamahan pa nga niya nagbanta na kapag sumabak na sila sa gyera ay titiyakin itong di na ito makababalik pa ng buhay. Pati mga commanding officers nito ay gusto na rin siyang paalisin dahil para sa kanila ay magiging pabigat lamang ito at walang naniniwala na ang sundalong walang armas ay may halaga. At dito na siya nagsimulang takutin, sisihin at pag-initan. Binigyan ng mga napakahirap na mga task at ang malupit pa doon ay sinabing mentally unfit o hindi handa ang isip nito para maging isang sundalo. At alam niyo ba mga kabaliktanaw, nang dahil sa sobrang pagkadismaya ng mga commanding officers ni Desmond, ay akalain mong sinubukan nilang i-court-martial ito dahil sa pagsuway niya sa mga utos nito na magdala o humawak ng armas. Pero nabigo sila at tumanggi ang ating bida na umalis. Naniniwala siya na ang kanyang tungkulin ay sundin ng Diyos at paglingkuran ng bayan at ang kanyang di matitibag na paniniwala ang pinaka-importante.
malaki talaga ang naging impluwensya sa kanya ng pagdalo sa simbahan nung bata pa siya. Sa katunayan, dalawang utos ng Diyos ang sinasabuhay niya araw-araw. Una ay ang ika-anim na utos na huwag kang papatay, at ang ika-apat na utos na ilaan mo sa akin ang araw ng iyong pamamahinga, na lalong nagpatindi ng galit at pagkainis ng mga kapwa niya sundalo nang malamang nag-request pa pala ito ng weekly pass para makapagsamba tuwing Sabado. Pero nagsimulang magbago at bumaliktad ang lahat nang mapansin ng mga kasama niya na kaya niyang gumawa ng paraan para gamutin ang nagkandapaltos-paltos ng mga paa nila dahil sa kapamartya. At kung may nahihimatay naman dahil sa heatstroke, ay nandyan agad ang ating bida para tumulong. Hindi nagtanim ng sama ng loob si Desmond sa kabila ng pagmamalupit, pambubuli, at pang-aalipusta na ginawa ng mga kasamahan niya. Sa halip ay taos-puso nitong ginampanan ng trabaho at tungkulin at tinulungan ang mga ito. Nagsilbi si Desmond sa labanan sa mga isla ng Guam at Pilipinas sa Leyte. Bawat labanan ay nagpakita siya ng kamangha-manghang dedikasyon para sa mga kasama niya, na habang sila ay busy sa pamamaril at pagpatay, busy din naman itong ating bida sa pagliligtas sa manang buhay. Kapag may sumigaw ng medic, walang alinlangan itong pinupuntahan ng kasama, pabalik-balik sa pagtakbo sa gitna ng gyera, habang umuulan ng bala at bomba para gamutin ang mga sugat ng kasama at ilagay ito sa isang ligtas na lugar. Dahil dito, ginawaran siya ng Bronze Star Medals. May 1945. Ang pwersang mga Hapon ay matinding dinedepensa ng kanilang bayan hanggang sa pinakahuling sundalo nila. Ang target ng mga Amerikano ay makuha ang Okinawa at Maeda Escarpment na malaking talampas at tinatawag na Hacksaw Ridge at ang natitirang depensa ng mga Hapon. Nakailang beses sumabak ang tropa nila Desmond na makuha ito. At nung magtagumpay sila na masecure ang tuktok nito, nagulat sila sa biglaang pag-atake ng mga Hapon na agad namang inutos ng mga commanding officers niya na umatras. Dali-dali nagsibabaan ng mga sundalo, ang iba ay swerteng nakababa agad, habang ang karamihan ay malubhang nasugatan at naiwan mismo sa teritoryo ng kalaban. At isang sundalo ang hindi sumunod sa utos at bumalik pa para magligtas ng mga sugatang kasama hanggang sa abot ng kanyang makakaya o bago mamatay. Ang matibay na determinasyon at walang kapagurang katapangan ni Desmond Doss ay nakapagligtas ng 75 na buhay noong May 5, 1945. Nagtagumpay ang mga Amerikano na makuha ng dahan-dahan ang Hacksaw Ridge, pero naging madugo talaga ito. Subalit, naiwan pa rin ang ating bida ilang araw makalipas ang pumalpak na pagsalakay nila. Malubhang mga sugat ni Desmond at nagtatago ito sa isang hukay, kasama ng dalawang riflemen, nang biglang may bumagsak na granada sa may paanan nito. Sumabog ito at tumilapon kasama ng dalawa. Napuruhan ng shrapnel ang binti niya at hita, pero sinubukan pa rin niya itong gamutin. Nang sinubukan naman niyang lumipat para magtago, natamaan naman siya ng sniper at nadurog ang kanyang balikat. Pero hindi dito nagtatapos ang kabayanihan ni Desmond. Nang dumating ang mga rescuer, mas pinili nitong paunahin ang iba niyang kasama. Kahit nasugatan at naubusan na siya ng dugo, inuuna pa rin niya ang kapakanan ng iba. Mas pipiliin pa niyang mamatay para mabuhay ang iba. Namatay si Desmond Doss noong March 23, 2006. At narito ang ilan sa mga awards na natanggap niya: Bronze Star Medal, Army Good Conduct Medal, American Campaign Medal, Philippine Liberation Medal, Meritorious Unit Commendation, Asia Pacific Campaign Medal, Army Presidential Unit Citation, World War II Victory Medal, at ang Medal of Honor. At dyan nagtatapos ang kwento natin tungkol sa sakripisyo at kabayanihan ni Desmond Doss. Ikaw, gusto mo na bang maging sundalo? Sana'y na-inspired kayo at nagustuhan ang maikli kong video. Kung meron kayong suggestion ay paki-comment lang ito sa ibaba. At huwag kalilimutang mag-subscribe at i-like at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga gitong klase ng video. At para naman sa mga sundalo natin dyan, salute sa inyo mga mom at sir. Maraming salamat po sa inyo, pati na sa mga frontliners natin ngayon na nagsasakripisyo sa gitna ng pandemya. God bless you all. Salamat!